Magandang umaga po mga master. Pakikita ko po ngayon ang pag-repair ng wiper. Una po sa lahat ay aalisin po ninyo yung motor ng wiper. So, aalisin yung limang tornilyo plus yung tornilyo sa center na kasalukuyan kong inaalis. Gamit ko dyan mga master ang D12 na pantanggal ng tornilyo. Hindi naman pwede ang back range dahil siya ay na-skip. Hindi magkakasya dun sa loob. Kaya, simpleng na D12. Ayan, nakikita po niyo yung aking gamit na D12. Marami pong matanggal. Medyo nangyarapan lang ako ng konti sa pagtatanggal. Dahil medyo masalit yung butas ng center ng wiper motor. Yan, iwan pa yung washer sa loob. Yan. So, susunod naman po yung natatanggalin dyan. Principal na may ari niya ay yung plastic cover. Ngayon, testingin ko po muna kung buo pa yung motor kasi stuck pa. So, nag-i-check dalawa ko kung ano ba yung sira, motor ba o yung wiper na na-stuck up lang dahil sa kalawang. So, ano po. Testingin ko muna natin yung motor ng wiper. Sabi po, 300. Panorin po natin. 20 dollars. Ay, yeah. Here, 28. 20. 20. Hmm. Tapos. Ayan, ibig sabihin ay hindi dito sa wiper motor ang sira dahil gumagana at nakapagp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 ap
bago po natin makuha yung mechanical sa loob ay kailangan tanggalin muna yung tornilyo rito. Mayroong tornilyo, isa, dalawa, tatlo, pangatlong screw, apat. Ay, ito yung panlima. Panlima, pang-anim, tsaka yun, pang-pito. Bago maalis yan, kailangan munang tanggalin ang cover nasa ibabaw niya, mga master. Sabi natin to para hindi mawala. Kailangan natin tanggalin. Nababasa ng ulan, kaya kailangan alisin para maalis yung na-stack na kalawang karoon ng corrosion, mga master. Kaya alisin ko na ngayon para malagyan ng langis. Ito ko na alisin. So ayan, naalis ko na. So need na kailangan talaga yan ng langis. Ito guys, ang problema stack up, kailangan gagalaw itong triangle na to. Itong mismong nasa center na to, dito walang problema. Actually ang laging nagiging problema dito itong mid center, at ito tinan mo, walang problema dito kasi umiikot siya. Ito hindi umiikot. Dapat to umiikot. Unlike this one, umiikot siya. Ito, dapat triangle na to ay iikot pag ginalaw mo siya mismo. Kasi ito hindi dapat lahat umiikot. Dapat ito lang. Pag ito lang ang pinilik mo.
aso ayaw. So, hanggang dito lang muna. Wait muna mga master. Mga master, ito ang ilalagay ko para madaling umaalis yung corrosion. Ang brake fluid ng motorbike. O pwede rin naman yung brake fluid ng car mismo nyo. Okay, sasawsaw ko na lang to dito. Then, pagkasawsaw ko dito ko ilalagay. Ayan, nakikita nyo. Ayan guys. Para maalis yung na-stack na mga kalawang o corrosion dito sa gitna nito. Dapat gagalaw na siya na hindi kasama ito. Kasi yung ginagalaw ko ngayon na sumasama ito. Okay? So mamaya let's wait a minute. So kung okay na o ayos na. Yan. So dito lalagyan ko rin. Dito lalagyan ko rin. Para lang. Okay. As you can see mga master. Susunod, lalagyan ko na to ng rubber protection para hindi siya tamaan ng ulan. Kasi ito tinatamaan ng ulan. So, let's observe 5 minutes. After 5 minutes, tingnan natin kung gagalaw na siya. Okay? So, dito, lalagyan ko rin yung kabila. Para sure na hindi na siya magkakunti ng ulan. Kasi ito, nababasa rin kasi ng ulan to. Susunod, lalagyan ko na rin na rubber para hindi na siya tamaan ng ulan. So, ambon ng ulan. Okay? So, let's wait for 5 minutes. Okay, lalagyan ko rin yung kabila. Mga master. Ayan. So, dapat nga, grasa ang ilalagay dito. So, hindi naman pwede. Lagyan ng grasa, wala tayong grease gun para malagyan. Okay? So, hintayin natin mga guys. Mga master. Master, 5 minutes. Kumakalaw na siya. Lalagyan ko rin mamaya ng lalagyan ko rin mamaya ng pre-clue. Yan, gumagal ko na. Ayan, okay na po. Ipipilip ko na. Kasi kanina,
Umipilik lahat. Ngayon, okay na. Ayan po. So, natanggal na yung dikit na kalawang sa loob dito. Katapos ko na yan ng brake fluid. Ayan. So, lumambot na yung kalawang. Ayan po. Ngayon po ay kakabit ko na. Lalamig ko na. Hunayin ko yung kabila para may pasok. Ayan mga master, naikabit ko na. Sige natin mga master. Master, magalaw na. Kabitan natin ang tornilyo para makita nyo na gumagalaw yung tornilyo. Yan. Kamay muna ginamit ko kasi hindi ko pa nakakabit itong motor. Ito susunod ko ikakabit mga master para matesting na yung wiper. Hindi ko pa nakakabit yung motor kaya kamay muna. Hindi pa ng testing ko. Master, gumagalaw na oh. Ayan oh, tignan nyo yung tornilyo mga master. Okay, kakabit ko na ngayon yung motor naman po. Wait lang. Ito na mga master, kakabit ko na ang motor ng wiper. Ano ba may tornilyo to? Testing. Testing, testing. Master. Ayan. Natin kung gagalaw na. Okay, nakita nyo naman mga master. Umaga na, diba? Yan, mga master, nakita nyo na. Nakapit ko na ngayon yung takip.
Okay. So, kailangan lagyan to ng rubber o goma para hindi pasukin ng tubig ulan. Ito, pag pinasok ng tubig ulan, magkakaroon ng kalawang hanggang sa may stuck. So, yung ding kabila, ganun din. Ang magiging problema ko mga master, lagyan ko ito ng goma para hindi pasukan ng tubig ulan. Ito mga master, ang plastic na ilalagay ko para hindi siya mabasa sa loob. Yan, sa nakikita nyo mga master ay isang wiper na lang po ang nilagay ko, yung importante na wiper na tapat ng driver seat. So hindi ko na po muna ikinabit yung right side ng passenger ko, so doon na lang po sa may driver seat ko inilagay. So yan naman po naman talaga ang importante, di po ba mga master? So ayan, kinakabit ko na po pagkatapos lagyan ng plastic na goma. Okay? Tingnan natin mga master. Tingnan natin. Ayan, master.